pinagisira ang kanilang puri sa ating hindi pagsunod, pinagisira ang kanilang puri sa ating pamumuhay, kaya dala-dala natin ang apelido ng magulang. Kayo bang anak yan? Ay kay Mariano. So may mga anak na sinisira ang puri ng mga magulang dahil sa mga maling gawain. So yung mga anak na sinisira ang puri, kung paano tayo magbuhay mga kapatid, yan po ay pagpapakita kung paano natin ginagalang ating mga magulang sapagkat dala-dala natin ang apelyido ng ating mga magulang. So the way we live ay pagpapakita ng ating paggalang sa mga magulang, mga anak na paliwala sa buhay, walang direksyon ng buhay, I think, I really believe, na ang una nilang sinisira ay ang mga magulang. Yan po'y pagpapakita ng kawalan ng paggalang at pagkapalakas sa mga magulang na nagpagpis sa kanila. No? Diyan mo, palakihin kayo ng magulang, payuhan, pinaaraw, tapos talagay kang drug addict, barumbago, mamatay tao. Ang unang dahilan mo dyan ay ang mga anak na yan ay sinisira ang mga magulang. Actually, may mga anak kong nananadyak. Excuse me. May mga anak dahil sa nagre-rebel sa mga magulang, sinasadya na sirain ang kanilang mga buhay upang pasakitan ang mga magulang. Mga kapatid, hindi pwede palampasin na Diyos ang ating pananadya. Amen? May mga anak sinasadya dahil sa kanilang pagiging aburido, dahil hindi sa pagsunod sa mga magulang, kalimitan sinisisi ang mga magulang sa kanilang buhay. Of course, may mga magulang na maaaring meron silang mga failures sa atin. Pero tayo mismo ang nagdadala ng ating buhay. And I really believe na wala halos kayong makita ng mga magulang na sasadyain o meron man kukunti lang sapagkat ang unang layunin ng mga magulang ay mapabuti ang mga anak. Maraming meron silang mga shortcomings. Hindi nila kayang buhayin kayo ng ama o kulang sila sa pangaral pero nanangaral din. Maraming hindi lahat na ipangaral sa inyo. Pero ang makikita ko sa mga magulang, mga kapatid, ay gustong-gusto na ang anak ay mapabuti. Titingin ko po kayo ng isang example kung paano gumalang ang isang anak sa magulang. Look at 1 Kings chapter 2, verse 19. This is about Solomon. Siya po'y habi. 1 Kings chapter 2, verse 19. Bathsheba, therefore, si Bathsheba po ay nanay ni Solomon. Ang tatay niya si David. Bathsheba, therefore, went unto King Solomon to speak unto him for Adonijah. Kung po sa kapatid, may problema kasi sa kapatid niya si Solomon. And the king rose up to meet her. Look at this. And bowed himself unto her and sat down on his throne and caused a seat to be set for the king's mother and she sat on his right hand. Bigyan ko yun. I-dramatize natin ng konti. So dumating yung nanay, siya hari, ang hari yung pinakamataas na persona sa kaharian. So dumating yung nanay, nung dumating yung nanay, ang approach na niya si Solomon ay magbaw. Ang pagbaw po ay ganito. Yan po ang bow ng mga tao. Yan po ay pagpapakita ng matinding paggalang sa magulang. Kaya sa mga Pilipino, hindi dapat mawala yung pagmano eh. Kaya yung kultura natin na wala na. Yung pagmano, ganda mo yan eh. Ang kololo. Kaya sa akin. Hindi dapat mawala yan. Okay, mga ba? Ba lang na ganyan? Kaso may mga anak, nakita ng mga magulang, parang walang nakita. No, mga kapatid, ito'y panahon ng makita-kita lang. Tayo Kristiyano, ay ba? Tayo yung anak ng Diyos. Tayo yung mananampalataya, naniniwala sa Bible, ligtas by Holy Spirit. And yet, sa mga simpleng pagkakataon, na kayo'y nakita natin ang impresyon na pagkalang sa magulang ay pinagpuluhan. Maaaring kultura nila yan. Sabihin nyo naman, kultura, bakit sa mga kayang kultura. Kahit na kultura, kultura. Kahit sa ating walang ganyang kultura, meron tayong pwedeng ipakita sa pagkalang sa ating mga magulang. Pagkalang sa magulang.
Amen. Ngayon po, hindi namin po wala yan. Pag-iakap sa hapunan. And then, sabi doon, pwede, ibalik mo, balik mo. Kay Solomon. But Sheba therefore went unto the king Solomon to speak unto him for Adonijah, and the king rose up to meet her, and bowed himself unto her, and sat down on his throne, and caused a seat to be set for the king's mother. Nagpalagay siya ng upuan. No? Nagpakuha siya ng upuan upang may paupuan sa kanang kamay. No? Sa kanang kamay, sa kanang bahagi ni Solomon. Tama yun? Right hand? Yan po yung pagpapakita ng pagmamahal at pag-alas sa magulang. Ano ang attitude ng mga anak pag kinausapin ng mga magulang? Di ba kalimitan ng mga magulang? Di ka anak, pag-usap tayo. Di, dito na lang. Kailan sa inyo, gusto mong usapin ng mga anak? Kailan sa inyo, na kapag kinausin yung magulang, ay kukuha yung silya at paupayin yung nanay mo sa matatay na matanda na? O kayo tayo? The best silya ng mga baki of room. Ilan sa inyo, pupunta kayo sa restaurant, ang mga anak ay mag-offer ng upuan sa magulang. O hanggang ngayon, ang mga magulang mo pa rin, ang naglilingkod sa'yo. Nakapag-pumasok sa restaurant, ang magpupuka, anak. Ano, ang dami mga anak kayo na ang tao na yan? Spoiler. Kami mga magulang, malapit na kami matay. Isa sa pinakamasayang moment namin ay makita namin ang mga anak na pinagpaguna namin, pinag-aral, pinakain, ay minsan man lang magpakita ng pagana na kahit sila kami po upuan, upuin. Makita ng pagpawal na yung pag-estima sa magulang pag dinaro kayo sa bahay. Ay, minsan dinadalo kayo mga nanay sa tatay mo, wala, parang mga buto. Parang walang nakita ka. Samantalang yung magulang mo ang nagpala sa'yo, kaya kami trabaho ngayon because of your parents. Ginastusan ka ang pampara rin. Kaya ka na buhay, hindi ka patapuan ng lango at lamong pinapitpain ka habang natutulog. Yung daddy niya ay kumitis dahil sa'yo. Kapag nawala na yung daddy niya, baby ng cow. Kaya siguro mo, ugali mo'y parang hayop. Kaya na baby mo, ay baby ng hayop. Kaya may pinapalad ng Korean, ano, hindi ako nanonood ng Korean na puro pag-ibig, puro masakit na pag-ibig, ano. Pinapalad ko yung may kasamang kultura nila, nakakis ako, mga Korean, Jumong. Yung kultura nila, pag nakita ko yan, may natutunan ako eh. Naintindihan ko yung kultura, dapat ang ibalik yung kultura ang pag-alas sa mamagulang. Amen? Amen. And then, ang kahulugan po ng honor, it means filial obedience. Hindi lang, una, pag-honor, pagpapakita ng pag-alas sa gesture natin. Pangalawa, kasi ng honor ay obedience. Pagsunod, obedience to their commandment and instructions. Mga utos nila, simple commandments and instructions, dapat makita ng mga anak na ito'y mula sa mga magulang na nagpalaki sa kanila ay dapat sundin ang mga instruction na ito. Ang mga magulang po ay natural na nag-uutos. Natural sa mga magulang merong mga instructions at dapat normal lamang sa mga anak na sundin ang mga instructions na ito. Sabagat ang mga magulang po ay bigay ng Diyos para sa mga anak to protect the children, i-guide, pasunurin sa mga bagay na tama. Yan po yung training, bahagi ng pag-train ng mga magulang sa mga anak. So, na-expect po ng Diyos na mga anak
ay sumusunod sa mga magulang. The same nga po din, mga anak. Kapag hindi po tayo sumunod sa mga magulang, hindi po ang lugi. Bagamat may kalugihin kami na darama, ang pinakalugi ay ikaw. Sapagkat ang hindi mo sinusunod ang instruction ng mga magulang, parang ikaw ay tumatangi sa training na pwede ka mamold later pag lumaki ka, yung training, yung pagiging masipag. Yung utos na magligpit ka, simple na inutos na magligpit. Bakit? Training ho yan para lumaki kayo na masino sa buhay. Hindi po yan inuutos na magulang para lang sila nakalaya sa trabaho. Hindi po. Inuutos na magulang sapagkat pinitrain niya ang mga anak. Eh, mga hayop, alam yan eh. Yung mga hayop na walang isip ay marunong mag-train sa mga anak at yung mga anak marunong sumunod. Naalala ko yung isang kwento about the eagle. Anong ginawa ng eagle sa kanyang inakay? Kapag yan po ay tinutuwa ng nanay ng eagle, yung inakay na may pakpak na, dadagitin niya po yan. Tatas niya sa batas na luwag. No? At ibabagsak. At yung inakay, at pag malapit na sa lupa, biglang bubulusok yung nanay, dadagitin na naman. Dadali naman sa taas, tapos alpasan. Pag-aralan niyo po ang gawin ng mga hayop kung paano mag-train ng mga anak. Hayop po yan. Mga manok nila, hindi pa manok, tinayin kung paano mag-train yung nanay ng manok sa inakay. Sa unang mga araw, pagkapisa ng itlog, sunod-sunod yung mga inakay. Hindi po yan binabola. O, sunod-sunod, hindi yung binabola. Bakit? Natututo yung inakay kung paano kumuha ng pagkain. Kung ano yung pagkain. Nakita ng inakay na ang nanay niya ay kumakain ng earthworm, kaya sila ng earthworm. Kumakain ng insekto, kaya sila ng insekto. Nakita yung nanay na kumakain, kaya sila. Pero pagkatapos niya, may ilang linggo, nasunod na sunod, pero pagkatapos niya, ayun ang pasunod. Manaya na kayo. Marunong na kayo. Ako din, sa panahon ng training ng mga magulang nyo, sunod kayo ng sunod. Sa panahon ay para sa iyo, may panahon na hihiwalay na kayo sa parents nyo at hindi nyo alam kung gagawin nyo kapag sa panahon ng pagsunod ay hindi tayo sumusunod sa mga magulang. Hello! Hindi natin naiintindihan ang design ng Diyos. Yan po'y design ng Diyos at yan po'y para sa kapakanan ng bawat tao na pinanggalingan ay bata. Filial obedience. Proverbs chapter 1 verse 8. My son, hear the instruction of thy father and forsake not the law of thy mother. Anak, pakinggan mo ang utos ng iyong tatay at huwag mong itataboy ang utosan ng iyong nanay. Proverbs 6 verse 20. My son, keep thy father's commandment and forsake not the law of thy mother. Manabasa natin. Forsake not the law of thy mother. Ephesians 6 verse 1 and 2. Ephesians 6 1 and 2. Alam na lang ito sa Sunday school ng mga bata. Ephesians 6 verse 1 and 2. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Yan muna tayo. Children, obey your parents in the Lord. Ito yung utos sa mga Kristiyanong anak. You obey your parents because of the Lord. Because of the Lord. Ito yung utos na Panginoon to obey your parents. So ito po may susok. Kumbaga, yung utos na igalang mo mga magulang ay tama na ngayon eh. Lalo pa kung yung Kristiyano at lalo pa ang nag-utos nila yung Panginoon. You obey your parents because they are your parents. And most of all, this is the commandment of the Lord. You obey your parents because of the Lord. Kung tayo mananampalataya. And then sabi yan, for this is right. Always right. Hindi right yung hindi pasunod. It is always right to obey your parents. In all things,